Paano nga ba gumawa ng pugad ang mga manok, mga idol? So ayan mga idol, idokumento natin. Pansinin nyo mga idol. Oh. So ang ginagawa niya, tinutuka niya, tapos ilalagay niya sa pinakalikod niyang mga idol. Ang problema lang, nalalaglag kasi sobrang lakas ng hangin mga idol. Oh. Sayang hindi natin makita at di ko may dokumento ng aktwal na yung mga manok, mga idol, ay hindi nila literal na tinutuka tapos dadalin dun sa pugad, kundi ilalagay niya sa likod niya. Okay, sasakay niya sa pinakalikod niya tapos saka na dadalin dun sa kanyang pugad mga idol. Then maghuhukay yan, iipunin niya dyan mga idol. So ito, isa sa mga sinyalis dati sa karanasan ko mga idol na may possible na maglimlim. Kasi ang manok mga idol, kahit hindi yan maghukay, pagka iitlog, minsan iitlog na lang kung saan saan mga idol. Then yung iba naghuhukay naman pero hindi literal na nag-iipon ng pugad. Then ito mga idol, February 12 ngayon, Monday. So kung di ako nagkakamali mga idol, pan 20 niya ng itlog to. So shout out mga idol sa ginagamit ko, solid. Ito mga idol, oh. Oh grabe, Bitmin Pro Eneg 1000 mga idol. So ito yung talagang ginagamit ko para dito sa aking mga nakasala ngayon mga idol. So ito mga idol, binibigyan ko ng more on calcium yan. Pinagmimerienda ko ng daon ng malunggay. Then binigyan ko na rin to mga idol ng Pyristat para maiwasan na ano, atakin sila ng lamok kasi para maiwasan na magkaroon ng avian malaria mga idol. Para maging healthy yung ating ano materials, at the same time syempre yung magiging itlog niya. So ngayon binibigyan natin ng suplemento, anti-stress, may minerals, may probiotic, may amino acid, so may calcium. Ayun, nandiyan na mga idol, kompleto na yan. Then eto mga idol, nagkataon lang na naman na bibidyoan natin na kung saan wala yung broadcast. Kasi ito mga idol, pag once pinasok ko dyan yung ating hybrid graded Peruvian, na yung mga idol, oh. So inaayos niya yung kanyang balahibo. Pag pinasok mo rito mga idol, automatic yan, wala nang kemi-kemi. Ang nangyayari mga idol, upo agad din, tapos na. So kung halimbawa na-breed na mga idol, di ko na rin kailangan patagalin dyan kasi alam naman natin, nang inahin, doble yung stress. Pagkayan ay nakasalang mga idol. Kaya tinatanggal ko na rin din siya. Then syempre, yung ating gold kasi doon mga idol, mas mahirap yan, mas maarte yan. Kaya dapat mas mapukosan ni ano yan, hybrid graded Peruvian na masampahan mga idol para magkaroon ng similya. Kasi nung sinalang natin yan mga idol, ay hindi nagkaroon ng similya yung kanyang basal. At saka maliliit din mga idol yung una niyang itlog. Then ngayon, abangan natin kung makakabuo na sila. Then eto mga idol, yung ating kailangan madokumento ngayon kung paano gumawa ng pugad ang mga manok. Kasi dati, naalala ko mga idol talaga, yung isang manok ko na maraming initlog, din inipong ko, nilagay ko sa incubator. Then nung pinakawalan ko, gumawa pa pala ng pugad niya, yun nga yun nabasa mga idol dun sa lababo. Na lagi ko sinasabi na pagka ang manok mga idol ay literal na siya yung gumawa ng kanyang pugad na kahit mabasayan, maulanan, ay talaga mapipisa din. So ganun din kasi ang mga ibon mga idol kung mapapansin nyo. Yung mga pugad nila minsan nababasa din. Okay, pero may mga ibon talaga na mga solid gumawa ng pugad. Okay, sana wag na siyang gumalaw mga idol, no, para at least makita natin. Ayun, umiikot na nga. Okay, so ayun, no, nag-iipon siya ng mga dahon. Kasi doon sa gitna kanina, sayang mga idol, no, hindi ko na i-close up. May bato doon eh. So nabasagan na 'to mga idol ng dalawa. Dahil nga diyan umiitlog. Nakaraan kasi umitlog diyan, tumama doon sa bato mga idol. Then nung umitlog siya, nandun yung broadcast natin. Pagkatapos niyang umitlog, syempre magpuputak yung mga idol, nag-ingay. Then ginigirian nung ating tandang, din wala pa ako noon eh. Parating pa lang ako, galing ako sa pagtitinda sa mga tiyangge. So pag-aabot ko diyan mga idol, may crack na. So dalawang beses na 'yon. Yung pangalawa nabasag siguro nila, then yung una, yun yung tumama sa bato mga idol. Okay? So ang sarap 'to mga idol pag na-dokumento natin na actual na makita natin sana. Sana 'wag na siya umiikot, ganyan na lang oh. Oh. Kaya lang kung mapapansin nyo mga idol, ano yan, malamang dito haharap yan talaga. Ganyan siya oh. Grabe, napaka solid. So yung discarte ko lang dyan mga idol, pag halimbawa umaga, papakain ako. After kumain, bibigyan ko ng egg 1000 yan. Pagdating ng hapon, egg 1000 ulit. Kinabukasan, alternate ko yan mga idol, plain water. Then bigyan ko naman ng sunod yung Bitmin Pro. Then egg 1000 na naman mga idol. So nakakapag plain water pa rin naman sila mga idol, kasi healthy yan sa kanila. Then more on fiber mga idol, yung mga binibigay ko, yung mga leftover ng mga gulay down. Yun nga lang, hindi ko nagdodokumento, hindi ko nabibidyo na ipakita sa inyo mga idol. Kasi kailangan dito, itlog pa lang, solid na, healthy na. Para at least mga idol, yung sisiw, healthy din. Then, pag inalagaan natin yan, o di syempre, healthy yan. Hindi tayo mahirapan mga idol, tsaka mas makakatipid tayo kung healthy yung ating sisiw. Kasi pagkasakitin yan, malamang mga idol, gagamit tayo ng antibiotic. So yun nga yung ayaw ko gumamit talaga mga idol, kasi more on probiotic talaga ako mga idol, tsaka vitamin C. So yun yung pinupukosan ko. Ayan oh, grabe, gumagawa siyang pugad niya mga idol. So siguro lalagyan ko to ng itlog mga idol na ano, yung nabibili.
para at least eh ano, tingnan ko kung maglilimlim. Kasi kung maglilimlim 'yan, diyan sa pinakagilid, diyan ko i-set up yung pugad niya. Then bigyan natin ng pagkakataon mga idol. Bigyan natin ng karapatan, okay, na mag-alaga ng kanyang sisiu mga idol. So pwede natin ibigay diyan. So kung halimbawa, ang ilalagay ko diyan mga idol, yung mga last itlog niya, then nakasalang na yung mga idol eh, nasa incubator na. May mga date naman 'yan na sinulat ko. So ilalagay ko diyan, o saglit na lang siya maglimlim, dinaabot ng 21 days noon mga idol. Kasi ito mga idol, okay, eh no, ilalagay niya sa likod niya mga idol, no. Ilalagay niya, tutukay niya, ilalagay niya sa likod, iipunin niya. O tingnan niyo mga idol. Hindi direkta na tutukayin tapos direkta na ilalagay niya doon. Ilalagay niya sa likod niya 'yan eh. Oh, 'yun oh, galing. Nag-iipon talaga siya mga idol. So alam niya mga idol, 'yun inilalagay niya, 'yun oh. Oh, nailagay niya sa likod, 'di ba? So 'yun nga, mag-iipon sila, ganun ang ano, paggawa ng ano, pugad ng mga manok pala talaga mga idol. So ayan na nga oh, grabe. Nakaupo na naman siya. Okay. Then matagal-tagal din pala to ng mga idol. Ano, siguro nga dahil alam niya nandito tayo, nagpapakitang gilas din. Pero kung halimbawa mga idol 'yan eh ano, hindi na i-stress, wala nakikita, malamang focus lang 'yan pag upo. Iiri na 'yan mga idol, no? Grabe oh. Napaka-solid niya. Ang ganda nitong materials na to. Then ang lalaki ng itlog niya mga idol. Sana kahit na ano lang mga idol, kalahati lang dun sa itlog niya yung mapisa, okay na. Dahil hindi naman natin kailangan ng sobrang dami mga idol. Dahil magsi-select pa rin naman tayo diyan. Then kukunin natin yung mga talagang ano, solid, para at least mga idol masulit natin yung pagsisimula ng pagmamanok natin ngayon mga idol. Ayan, no? Napaka-solid. Saglit lang yan mga idol dahil ito nga ay ano, brood hen na talaga to mga idol. Inahin na talaga to. Ngayon, sanay na tumitlog mga idol. Kaya pag once dinala ko dyan yung kanyang partner na tandang, wala nang kemi-kemi, upo agad siya mga idol. So, walang kahirap-hirap. Tignan lang natin, dahil may edad na to, then yung ating broadcock mga idol ay nasa 3 taon mahigit na rin yon. Tignan natin kung ang magiging sisiu nila ay maganda pa mga idol. So, first time nila, yan yung F1 o first generation nila mga idol na magiging offspring. So tingnan natin mga idol, dahil malalaki naman yung itlog, so expected ko malalaki din yung sisiu niya. Kasi pag once mga idol kasi na ano, tumatanda yung inahin, lumiliit yung itlog. So yun nga yung tinatag mga idol, na pag nag-select ka ng itlog, kailangan 45 grams. Ayun no, grabe. Upo na siya mga idol. After na ito mga idol nga pala na umitlog, ang ginagawa ko dyan, binibigyan ko yan ng inumin. Okay, so Bitmin Pro yung binibigay ko dyan mga idol pagkatapos niya. Kasi syempre kahit papaano mga idol, medyo na-stress din yan pag umiitlog, dahil iiripupersa din yan. Binibigyan ko yan ng Bitmin Pro Powder mga idol. Then mamayang hapon, dahil alauna na nga ngayon, mag-alas dos na siguro niyan mga idol, ang kakainin niyan is successor, then iinom siya ng egg 1000 mga idol. Then kinabukasan na yun mga idol yung kain niya ulit. So 2 beses lang silang kakain. Binibigyan ko lang yan ng sundot ng merienda mga idol. Minsan yung mais na sariwa, yung... Kaya mapapansin mo, may mga mais dyan mga idol. Ayun o. Ayan o, ayan. O, yan yung mga tira-tira nila. Okay? So, yan yung mga pinapamerienda ko. Minsan, mga dahon, binibigyan ko yung mga idol. Leftover na carrots, binibigay ko dyan. Yung mga minsan na hindi na malulutong naman sanas na nabibili natin. Then, yung mga medyo malambot ng ano, ubas. So, ini-slice ko yan, then binibigay natin mga idol. Kaya lang, syempre, hindi tayo nakakasiguro kung lahat ng itlog ay may similya na. Kaya hindi pa tayo nakakapag-candling mga idol. Bali yung ating white kelso, binawasan ko na mga idol. Pag bumaba yan, bibidyoan ko din, pakita ko sa inyo. So konti na lang yun nandun, yun na lang yung may similya. Yung iba, in-out ko na kasi wala talaga mga idol similya. Ayan na, malapit na mga idol. Ayan na, bumubuelo na. So mapapansin ko yan na malapit na siyang umitlog. Pagka yung pinakabalahibo niya mga idol, bumubuka na yan. Ayan o, ayan, tatayo na yan mga idol, ayan na. Ayan na nga mga idol, okay? Yan, yan, yan. Pag tumatayo ng ganyan, ganyan mga idol, pag umiitlog ang mga manok. Yan, focus kayo mga idol. Okay? Then tignan natin kung magpuputak yan dahil nandito tayo. Kasi pag wala ako, pumuputak yan eh. Ngayon, first time niya ngayon ma-videoan, madokumento na umitlog na nandito tayo mga idol. So yan o. Yan, yan. Pagka iitlog mga idol, ganyan yung forma, nakaangat sila. Then... nakababa yung puwit nila mga idol dun sa lupa o dun sa pugad nila. Tapos yan mga idol, oh, pumupersa na. Tingnan nyo yung balaibo niya sa baba mga idol, oh, yun o, oh. Bumubuka din yung balaibo niya sa may pitso, oh. Ayan, nasaglit na lang yan. Yan, 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 yan. Focus natin mga idol.
Yan na. Yan na. Oh, ang laki mga idol, grabe 'yun oh, napaka-solid. Okay, sobrang laki. Ayan oh. Oh, actual na naman 'yan mga idol, grabe. Okay. So ngayon, tignan natin kung anong gagawin niya mga idol. Inaayos niya, then ilalagay niya sa gitna ng ginawa niyang pugad. Ayan. Ayan mga idol. Para maiwasan din mga idol na kainin ng inyong inahin ang itlog nila, kailangan mga idol hindi sila nauuhaw. So binibigyan natin yan talaga ng more on electrolytes na nandyan sa vitamin proof. Then literal, kailangan uminom din talaga mga idol ng tubig na plain. The same time yung egg 1000, so yan yung pampadami ng itlog. So yan na nga mga idol. Another one na naman at sobrang laki. Okay? Ayan o. Oh. So hindi niya ano mga idol, lahat tinutukan nakakainin na. Inaayos niya lang. Then yan, may buhangin na yan mga idol. Pupunasan lang din natin yan. Okay? So antayin na lang natin mga idol kung magpuputak siya. Dahil gusto natin madokumento ngayon kung magpuputak o mag-iingay siya mga idol. Okay? Ayan, tingnan natin. Dahil tapos na siyang umitlog. Abang-abangan lang natin mga idol kung mag-iingay na nandito tayo. Kasi maingay to mga idol eh. Diba yung mga binibidyoan ko mga idol, pagka nag-ingay alam ko na, then nilalapitan ko agad, dinodokumento, binibidyoan ko. So ito ngayon mga idol, tignan natin. Dahil ayan o, gagawa talaga siya ng pugad niya. Meaning maglilimlim to mga idol. Okay, kailangan kasi alam natin yung mga konting sinyales na ganyan sa manok para makapag-adjust tayo. Kaya dun sa mga nagtatanong mga idol kung maglilimlim yung inahin, ang isang diskarte dyan, halimbawa ganyan, mag-isa siya ngayon, ilapit mo yung tandang. Ngayon, pagkayan eh, tumunog na krak, tapos tumayo yung mga balaibo niya, sign yan mga idol na ayaw na niyang magpa-breed, tapos sign yan mga idol na siya ay maglilimlim. Pero kung wala tayong kakitaan ng ganyan, dahil halimbawa hindi sila gumagawa ng pugad nila talaga, hindi nila inaayos, o kaya naman mga idol eh, normal lang lahat, meaning yan ay mga idol eh, wala talagang plano na maglimlim. Lagi ko sinasabi mga idol na ang mga puro matataas ang dugo, malalapot ang dugo, sila kadalasan karamihan nang hindi talaga naglilimlim. Okay, ayan mga idol, gumagawa siyang pugad niya oh. 'Di ba? Ila ayan oh. Nilagay niya sa pinakalikod niya mga idol. Ayan oh, ayun oh. Oh. Ayan oh, nasa likod niya. Oh, 'di ba? Iipunin nila tapos dadalhin nila do mga idol. Kaya sobrang lakas nga ng hangin. Kaya natatangay ng hangin yung iniipon niya. Ayan oh. Oh, 'yun oh. Laki mga idol no. So hindi nga siya nag-ingay mga idol, gagawa na nga siya ng pugad niya literal. Maglilimlim to. So i-set upan natin to. Kukunin ko lang yung itlog niya, then hindi niya siya nag-ingay mga idol no. Kunin natin yung itlog, okay, dun sa loob, dito sa kabila tayo dadaan dito. Kasi hindi natin maaabot to mga idol, malayo. So ito mga idol yung ano, ay lumabas na sila. So ito mga idol yung ating brooder. Okay, dito natin ano, kukunin yung itlog ng ating hot spray. So ayan oh, dito yung brooder nila. Then ito yung plano nga natin mga idol pag nakapagpapisa na tayo. Dito yung mga sisiw talaga. Then pupunuin ko to ng pinakakusot mga idol. Tapos ito yung magiging daanan nila. Okay, huwag ka papasok dyan. Okay, tutukain ka nun. So ganyan na lang, di na natin literal na buksan mga idol kasi baka pumasok yung sisiw. So gumagawa nga siya ng pugad yung mga idol. Papalitan ko rin to ng ano, nabili ko sa palengke mga idol. Ayan o, laki. Grabe. Okay, so ayan, lalabas na siya. So papalitan ko rin to mga idol ngayon din ng itlog. Pero lalagyan natin ng pugad niyan. So ayan na nga mga idol o. Okay. Hindi naman yan makakapasok eh. Eto mga idol o. Lilinisin lang naman to. Laki mga idol no. Mainit-init pa. Medyo ano, nag-o-orange ng konti. Pero ang pinaka-orange na itlog, yung ating pumpkin mga idol. Yan. Okay, so linisin muna natin. Then gawan natin siya ng pugad.